Tara! Welcome po sa aming maliit na bahay. What's up guys and welcome to History TV. Una sa lahat guys, before tayo mag-start, gusto ko lang po mag-thank you dahil pinapanood mo tong videong to and sana panoorin mo from start to finish at sana po ma-inspire po kayo. For today's video guys, papashout ko po kayo sa munting bahay namin na after few years of working sa BPO industry, ito na po yung small achievement ko na ibabahagi ko po sa inyo na sana makaka-inspire yun na mag-dream kayo para magkaroon ng sarili niyong bahay. Okay, and kung bago ka lang po sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button below. Pasuporta po and pakiclick na rin po yung notification bell para ma-notify po kayo sa mga next videos ko. At huwag na natin patagalin pa guys, tara at tuloy po kayo sa munting bahay natin. Bago ko tayo pumasok sa bahay guys, i-tutor ko muna kayo sa bakura namin. Ito yung mga halaman namin. Pinaka-paborito ko sa lahat ng mga halaman namin dito. Ito yung second favorite ko guys sa lahat. Di ko alam kung anong pangalan, rainforest yata. So, ito yung isa sa mga pinakamatagal na sa amin na halaman. Binili ng misis ko. Magkano bilhin mo dito? Okay. 40? 40 pesos? Nabili na to 40 pesos years ago. Nakalimutan na namin. Kinder pa yung bata namin. Yung anak namin. Tara! Okay guys, ang laki na niya. Oh. Terrace namin guys. Tapos ito yung mga collections namin. So guys, ito po yung
isa sa pinaka matagal na cactus namin. Bigay ito ng mama ko. Ang liit pa niyan, tapos ayun, mas matangkad na sa akin. Yun lang. At finally, tulo tayo. Tara! Welcome po sa aming maliit na bahay. Tuloy po kayo. So, ito po yung maliit na sala namin, guys. Actually, yung sala namin, kusina na siya at the same time. Ang tagal na namin gustong magkaroon ng sofa. Pagpasok namin sa mall, guys, nakita namin siya sa harapan. So, parang nagtinginan kami ng asawa ko. Wow, ang ganda. Tapos, saktong-sakto sa kulay na gusto namin. Black, night gray, or white. Yun, gusto kasi namin, if you know, there's maraming black, gray, at white combination yung bahay. Ito, nakabili kami ng carpet sa Shopee. And then, wala siyang mesa, guys, kasi parang ang liit na nga ng space. Pag lalagyan pa ng maliit na mesa, parang masyadong liliit yung space. Kaya okay na kami sa ganyan. Itong kurtina namin, guys, kami lang ni Mrs. yung gumawa niyan. Baka pag may time kayo, check nyo sa mga videos namin. Maraming mga DIY dun, guys, kung paano namin ginawa itong kurtina ko. And then, dito yung Santo Niño namin. Kami din yung gumagawa nito, guys, ng suot niya. So, kung may time din kayo, pwede nyo panoorin sa videos namin kung paano namin ginawa siya. So dito, guys, sa baba, dito yung mga books na binabasa ko. I mean, hindi lahat yan nabasa ko. Pero majority nabasa ko. And then, karamihan sa mga nandito ay mga self-help books. Meron akong books from Sir Chinquitan, meron ako kay Sir R.D. Roberto. At syempre, meron din ako sa favorite author ko na si Brother Bo Sanchez. Ito yung pinaka-memorable na book, guys, na meron ako from Brother Bo Sanchez. Memorable siya dahil merong signature niya. Ayan. Richie, be happy. Yes po. So, ayun, guys. Nag-attend ako sa isa sa mga conference nila. Tapos doon, bumili ako ng book para lang makapagpa-autograph sa kanya. Eh, meron din siyang binigay sa lahat ng mga attendees ng conference na yun. Nasaan ba yun? So, ito yung binigay niya, guys, na Life Manual 101, How to Make Your Dreams Come True. Napakaganda, guys. And then, syempre, ito yung isa sa mga gusto ko kay Sir Chinky. Tapos, ayan, kay Sir Chinky din. So, ito ang mga books na to. Ito yung, kumbaga ako, pag nagpe-pray ako, guys, I mean, minsan, di ba? Kahit alam nyo na, makasalanan, pero minsan nagpe-pray naman. And yung pinipray ko talaga is gabay. And this year ko lang siya na-realize na itong mga books ko, ito pala yung nagsisilbing gabay ko sa buhay. So, ayun, parang answered prayer din siya. And gusto ko lang magpasalamat talaga kay Brother Bo Sanchez. Shout out po sa iyo, Brother Bo. Hindi ko alam kung mapapanood mo to or hindi, pero gusto ko lang magpasalamat dahil isa ka sa mga nag-push sa akin para may patayo tong bahay na to talaga. Kayo po yung parang nagturo sa akin na mangarap ng hindi lang basta pangarap, kundi malaking pangarap. Although maliit na bahay lang siya, guys, pero napakalaking achievement ko na po to. Anyway, so much for that. So, ito yung TV namin, guys. Isa po itong 40 inches na Sony Bravia. Minsan lang namin ginagamit kasi
wala kaming DVD player, nasira siya. Tapos, meron naman kaming cable, pero hindi muna kami nagpa-load kasi yung bata laging TV. Tapos maraming modules na dapat tapusin. Kaya gusto ko muna mag-focus sa module. Ito naman guys, sticker lang siya. So hindi siya totoong bato talaga. So meron din akong video dyan sa channel ko. Baka gusto niyong panoorin pag may time kayo kung paano ko to nilagay sa wall. Sa pong Orlando guys na tanim, pinasok lang namin para sa house tour, pero ibalik namin to sa labas bukas or mamaya. Ayan yung orasan namin. Ito yung whole body mirror namin. And then ito guys, special to, yung maliit naming dining table. Four-seater lang siya na dining table. And special to dahil nabili ko to nung 13th month pay ko. Nakalimutan ko na years ago pa yun. Ito yung lababo namin. Kapapagawa lang. Baka sa mga gustong magpakabit ng lababo dyan, meron din po tayong videos. Baka gusto nyo panoorin pag may time kayo. Ito yung ano namin, double burner. Tapos sa ilalim, ayoko sanang buksan, pero buksan na lang natin. Hindi siya makalat siya sa ilalim, guys. Okay? Pero ito yung laman niya, para makita niya lang. So, dito, ayan, daming kalat. Dito yung gas. Tapos, dito naman, may mga plato. Yung groceries namin, nandiyan din. So, ayan. Ayan. Yung mga groceries namin. Tapos sa ilalim, nandun yung mga wedding gifts namin na yung iba hindi pa nagagamit. So, eto, nagra-rice cooker pa rin kami minsan. Tapos minsan, dito na rin. Ito yung ref namin, guys. I would recommend this one na kunin nyo or anything na may inverter kasi sobrang tipid niya guys sa kuryente. Ang laki niya guys pero walang laman. Nagkakalaman lang siya guys pag may occasion. Pero pag walang occasion, walang laman usually. Meron naman pero hindi ganun karami. Ayan, tingnan niyo guys. Usually, ganyan lang talaga yung laman niya. Mainly sa tubig lang talaga. Dito, sa side na to, dito yung kwarto ng anak ko, and then dito yung, kumbaga, master's bedroom. Maliit na master's bedroom, guys. So, dito naman yung CR namin. So, unahin muna natin dito. Yung kwarto ng anak ko, hindi ko muna siya ipapakita, guys, kasi makalat pa siya, hindi pa siya tapos. Parang ginagawa namin siyang storage room, so ang kalat sa loob. Next time ko na lang siya ipapakita. So ngayon, dito muna tayo sa CR, tapos sa kwarto na. So, ta-dan! Ayan. Ito yung CR namin guys, maliit na CR namin. Punta naman tayo sa kwarto namin, yung maliit na master's bedroom namin. Tara guys, pasok! Ayan! Wala kayong nakikita! So, eto siya guys. Meron kaming pailaw dito. Ayan! Ayan guys, may pailaw kami. Minsan gusto namin mag-dim light kaya ayan. Pero pag syempre gusto mo maliwanag, taraan! Ayan, ito pa yung kwarto namin guys. Tatlo kaming natutulog dito, yung anak ko,
Pero yung arrangement namin, iba. So, dito kami natutulog, dyan yung ulo namin. Pero syempre, pag para mas maganda tingnan, kaya dito na lang siya nilagay. Ayan. So, habang inaayos pa yung kwarto niya, dito muna siya natutulog. Before lang tayo mag-end, gusto ko lang i-share sa inyo na although maliit lang siya, maliit lang na bahay, 18 by 20 feet lang siya, guys. So, believe it or not, we already spent around 500,000 pesos already. So, maski ako parang hindi ako makapaniwala na parang we spent that much already. So, haligi pa lang, guys, we spent 60,000 pesos na. Yung bintana namin, guys, bintana pa lang, we already spent 19,000 pesos. So, pag housing project, napaka ano talaga eh, magasto siya. Pero, yun, kailangan, kung ano yung goal mo kasi, gagawin mo lahat eh. Kung gagawin mo kasi lahat na maabot yun. Majority talaga sa sweldo ko, dito na pupunta. Dahan-dahan lang siya, paunti-unti lang siya naming ginastusan hanggang sa, eto, nabuo na siya na hanggang sa bumukod na kami dito. Actually, 7 years na kami naninirahan dito, pero last year pa lang namin siya napakisami, guys. So, sa lahat, sa buong bahay, ito yung una na pinalagyan namin ng kisami. Kasi, yung budget niya, and ngayon, guys, I'm happy to share with you na itong bahay namin, bayad na siya. Itong lupa na kung saan tinatayo yung bahay namin, nakapangalan na sa akin. Yung utang namin nabayaran na, wala na kaming utang sa SSS. Yung motor namin, guys, bayad na. Yung ref namin, bayad na. Yung TV namin, bayad na. Tapos na kami ikasal. Ayun, yung picture namin, kung kinasal kami. So, parang nakakaluwag-luwag ng konti sa ngayon. May isa na lang na natitirang utang namin, guys, sa pag-ibig. Nag-loan ako recently, pero payable in 2 years lang naman siya. And hopefully, mabayaran ko in less than 2 years. Yun lang, guys, and thank you so much for watching. Sana nagustuhan niyo yung maliit na bahay namin. And please, we want to hear from you guys. Feel free to leave your comment below. And paki-like na rin po kung nagustuhan nyo. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe naman po para masuportahan yung channel ko. Thank you so much. And before tayo mag-end, gusto ko lang mag-iwan ng short na message na gaano man kalaki, gaano man kaliit yung bahay natin, gaano man ito ka-ingrande, gaano man ito ka-simple, let's do our best to make our house a home. Meaning na huwag natin siyang gawing bahay lang, gawin natin siyang tahanan kung saan dito tayo mag-create ng mga magagandang memories with our family. Yun yan po, this is Richie from Istoy TV. Thank you for watching and may your dreams come true.